Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Thank you for giving me the chance to love you. At syempre, salamat din sa pagmamahal mo. Pangako ko, ipaglalaban kita. Hinting-hindi kita sasaktan. I love you, Yna. Iingatan ko ang puso mo. At pangako sa'yo. Ikaw lang. Mahal na mahal din kita, Angelo. At kahit na anong pagsubok pa yung dumating, hindi ako susuko. Ipaglalaban kita. Pangahawakan ko itong pagmamahal na meron tayo. Ang pag-ibig ko, palagi lang sa'yo. Pangako sa'yo. Sana naging ganito, no? Masaya lang. Ay, ang galing, oh. Mag 1 million likes ka na. Tingnan mo. Eto, basahin natin, ha. Sabi niya, sino yung girl of your dreams? Pa-upload naman ng pic. Ang sweet mo talaga, pero sino ba yung girl? Picture naman, pakita mo na kung sino yung girl of your dreams. Ano ba to? Marami nang gusto makilala sa'yo. Kaya, Miss Yna Makaspak? Pwede ba kitang picturean para mapagmalaki na kita sa mundo na ikaw ang girl of my dreams? Mr. Bonavista, alam mo naman na proud ako na ikaw yung boyfriend ko. Pero alam mo naman na hindi ko gusto yung mga social media na yan. Kaya yung picture natin para sa ating dalawa lang. Okay? Sabagay. Okay din naman yung private ng relasyon natin. Mm-hmm. Pero ikaw bahala pag may nag-apply sa akin ng girl of my dreams. Ah, ganun. Ano ulit mo yung sinabi mo? Joke lang. Ano yung sinabi mo? Joke lang. Ikaw lang, diba? Pangako ko. Angelo, malalim na ang gabi. Opo, tatay boss. Gabi na po. Pasok ko na yun. Opo, tay. Bye na. Sige. Uy! Po. Uy na. Uy na po ako. Gabi na po, tatay boss. Ingat ka. Sige po. Ang ganda! Ang ganda. Ang laki-laki. Lia, pwede bang huwag kang sumimangot? Baka malasin ang bago nating mansyon. Sorry na, ma. Miss ko lang kasi yung dati nating bahay, eh. Oh, eh, doon ka mag-inartis sa kwarto mo. Ayokong nakikita yan. Finally, Angelo! Hirap na hirap akong tawagan ka! Sorry, ma. Daming tao kanina sa resto, eh. Eh, so anong ibig sabihin nun? Hindi mo na naman ako dadalawin? Hindi mo sisilipin tong bago nating mansyon? I will, ma. I will. Huwag lang ngayon, ha? Tatawag na kita.
problema. Bongga, madam. I'm sure, madam, pag nakita to ni Miss Powers, maiingit yun, madam. Madam, parang alam ko yung fast lock na yan. Madam, dahil yan dun sa ina makaspaka, no? Kung ako sa'yo, madam, ilayo mo na. Nakaka-bad vibes, eh. Peste talaga yung babaeng yan, eh. Sigurado ako, kaya hindi ako madalaw-dalaw ng anak ko dahil pinipigilan niya. Madam, Odi, ilapit mo kaya sa'yo para pag dinalaw si Ina, pwede kasali ka. What a brilliant idea, Kuring! Tama. Ilalapit ko sa'kin si Ina, pero hindi para dalawin ni Angelo, kundi para paghiwalayin silang dalawa. Yeah, Bianca, sorry, ah. Whatever. Mali kasi kung pakopihin kita. So, ano yung tama? Yung bumaksak ako. Kaya lang naman ako hindi nakapag-aral kasi may racket ako kagabi. Ako rin naman eh, may trabaho ko kahapon pero nagpuyat kasi ako para makapag-aral. Oo na. Ikaw na yung magaling. Inisip ko lang naman kung pwede akong humingi ng tulong sa'yo kasi kaibigan kita. Parang exam lang. Eh, handa naman akong tumulong sa'yo eh, pero hindi sa ganong paraan. Ang kaibigan, sinasalo sa lahat ng oras. Kaya tama o mali, pag nanghihingi ng tulong, tinutulungan. Ang kaibigan, hindi kinokonsente kapag mali. Sana maintindihan mo yun. Sabihin mo, nagbago ka na. Alam mo, hindi na ikaw yung ina na nakilala ko dati. Nag-iba ka na simula nung naging kayo ni Angelo. Ha? Walang kinalaman si Angelo dito. Meron. Kasi kayo ang nagkakaintindihan. Wala naman talagang kumakampi sa akin ever since eh. So, make sure na mabibili niyo lahat bukas ng maaga kasi gusto ko fresh ang ihahanda natin sa press bukas, okay? No yes, problem, sir. Yes, sir. Sige na, magpahinga na kayo. Hey. Thank you. Sir, salamat, sir. Thank you. Thank you. Okay, good night. Chef, dyan, ano nang balita kay Bea Bianca? Wala pa nga eh. Kanina pa ako nag-text sa kanya kung pwede ko siyang makausap pero wala nang mag-reply. Hindi ko naman akalain na magtatampo siya ng ganun. At sana maintindihan niya na hindi ko siya tinulungan kasi hindi naman basta-basta examine kanina eh. At baka pag kinonsente ko siya sa mga ganitong bagay, sa mga ibang desisyon niya sa buhay niya, baka maging mali na din. Ina, hayaan mo na, okay? Ang importante, ginawa mo yung tama. Pagpasensya mo rin si Bea Bianca kasi minsan ganun talaga yun eh. Pag gusto niya, pag kailangan niya, kailangan mabibigay mo kagad sa kanya. Kahit wala na sa tama. Kaya nga lagi napapagalitan na Jasper dati yun eh. Huwag mo na masyadong isipin, magiging okay din yan. So, ladies and gentlemen, I won't keep you waiting any longer. I want to introduce you to the Governor of Punta Verde. Ladies and gentlemen, Governor Eduardo Buena Vista. Been very difficult for me and my family. Napagbintangan ako na may kinalaman sa loteng at pinagbantaan ang aking buhay. But with the support of my family,
I survived. And I realized that I should exert more effort into being a vigilant leader and a public servant. Kaya kung inaakala ng mga kalabang ko na ako'y susuko, nagkakamali sila. I'd like to officially announce that I am running for re-election as governor of Punta Verde. Last term niya na to as governor, miss. Isa na to sa mga pinakahinihintay ninyo. Gab, congrats po. Siyempre, masaya. Yna, kamusta ba? How was school? Okay naman po, Gab. Kaya dapat supportahan mo sa mahalin namin yung sweat na to. Uy, ma! Akasahan mo lang. Of course, of course. Aray ko naman, Abby. Good evening, Pamela. Baka picture naman. Sure, sure. Angelo. Sir, Angelo po. Excuse me naman. Madam, hello. Kamusta, Lourdes? Tapos na lahat ng itinakda kong oras para sa'yo. Yna. Huwag mo nang pansinan si Mama, ha? Okay lang yun. Promise. Angelo. I'd just like to say congratulations to your father's candidacy. Ngayon pa lang alam ko na panalo na siya. Salamat din sa lahat ng ginagawa mo para kay Papa. Your father's a good man, so it is an honor to serve him. Yna, I'm happy for you and Angelo. I guess the best man won, huh? Though Angelo, may isa pa akong pakiusap. Take care of Yna. Alagaan mo siya ng mabuti. I will. Kumagana na. Dahil, pag nasaktan si Yna, lagot ka sa akin. Sige. Congrats again. Amor, please. I'm growing impatient. You know my time is valuable. Amor, parang awang mo na nakikiusap ako sa'yo. But we're okay, girl. Really, I'm happy for them. Sinadya ko talagang hindi sumabay sa papa mo para naman ihatid mo. Para pansinin mo. Simula nung naging kayo ni Yna eh, parang kinalimutan mo na ako eh. Ma, alam mo namang hindi totoo yan. Iniiwasan ko lang naman na magtalo tayo. Kasi ayoko naman sumasama ang loob mo sa akin. Pati kay Yna. Ma, bakit kasi hindi mo siya bigyan ng chance? Sana matanggap mo na siya. Angelo, sobrang hirap nitong pinapagawa mo sa akin.
Pero susubukan ko. Gagawin ko. Susubukan kong mahalin yung mga taong mahal mo. Thank you. Pero siyempre, gusto kong makilala si Yna. Tulad nga ng sinabi mo. Malay mo, maging close kami, di ba? Kaya meron akong proposal sa'yo. Kung okay lang sa'yo, ha? Ako naman, man. Ano ba yung proposal na yan? Gusto kong magtrabaho si Yna sa akin sa Buena Corp. Iniingatan ko lang din ang image ni Yna Angelo. Ayokong sabihin ng mga tao na yung boss niya, boyfriend niya. And you have to be fair sa mga tao mo dito sa kasa. Pag-iisipan mo. At kung ano magiging desisyon niyo ni Yna, I promise to respect it. Thank you. Good job with the press con kanina. At least, maaga tayo natapos at walang pumuntang pasaway. Thank you, Gov. Pero kinakabahan pa rin ako. Hindi ko alam kung mananalo ko o hindi. Para sa akin, ang politika parang pag-ibig. Susugal ka. Kasi, mahal mo ang paglilingkod. Mahal mo ang Punta Verde. And if only, Gov, all politicians were like you, siguro, iba na yung tingin ng mundo sa politiko. Si Angelo at si Yna, iniisip mo, no? But we're okay, Gov. Really, I'm happy for them. I know I'm not your father. But let me offer you a piece of advice. Before I became governor, I was a man who loved and lost, just like you. And you know, the pain of true love is not something that you forget. It stays with you. But you have to learn how to embrace it. Because it's a reminder that you have loved ones, na may puso ka, na naghihintay. Handang magmahal muli. Alam mo namang hindi na ako umiinom. Pero kung kailangan mo nakausap para gumawa ang loob mo, sabihin mo lang. Para na rin kitang anak. Thank you, Gov. Iniisip ko, Yna, kung makakabuti ba talaga sa'yo yung Buena Corp. Kasi kung ayaw mo, okay lang, no? Pressure naman yan. Kung yun yung paraan para mas matanggap tayo ng mama mo at para mas makilala niya ako, sige. Umpayag ako. Gagawin mo talaga yan. Para sa'yo. Oo. Natutuwa ako. Kasi honestly, gusto kong bigyan nyo ng chance ang isa't isa. Kasi noon, mas close talaga ako kay Mama kaysa kay Papa eh. Nung sabi ginagawa kong kalokohan, si Mama sumasala sa akin. Weird lang talaga siya pag tinatopak, pero I think magugustuhan nyo ang isa't isa. Alam mo bakit hindi tayo mag-dinner kasama sila? Dinner? Oh! Let's make it official. Ang first dinner date natin kasama si Mama, si Papa at si Lia, ako magluluto. Parang mas kinabahan naman ata ako doon. Yna, huwag ka nang kabahan. Okay? Kasama mo naman ako eh. Disente. Pwede mo ipasok dito, pang loob. Eh, pero anak, mukha naman pinaghandaan mong dinner ninyo eh. Oo. Oh. Nay, kinakabahan nga po ako eh. Anak, normal lang yung kabahan ka.
Pero kaba ha, huwag takot. Tandaan mo, malinis ang intensyon mo sa pakikipagrelasyon mo kay Angelo. Kaya wala kang dapat ikatakot. Apo, Nay. Sana ganun lang kadali maghilom ang puso, ano? Nagiiinom mo lang, tapos na. Wala sigurong broken-hearted ngayon. Anak, it pains me to see you like this. Is there anything I can do to help? Tay? Kagabi pa nagdadrama yan. Paano naman kasi? Dati, takbo ka lang dyan ng takbo buong araw, naglalaro. Tapos, iiyak. Kakanlungin lang kita eh. Natahan ka na eh. Ngayon, ayan, may boyfriend ka na. Bukas pa ka mag-asawa ka na, tapos hindi mo na kami kailangan. Tay, pwede ba naman yung hindi ko kayo kailangan? Di ba, Tay, kung mahal mo, kailangan mo. At mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ko po kayo. Anak na mahal na mahal ka namin, anak. Pitan mo pa ang akap na matigil ng kakadrama niya. Lika, Rez. Lika, o. Oh, ayan, dalawa na kaming umaakap sa'yo. Isko, tama na ang drama. Ma. Tama na. David? Ma, tama na. Ma, mabuting tao si Gov. Mahal niya ang Punta Verde. Ma, I never got to know my real dad. Yes, nakasama ko siya nung iniwan ako ni Mama sa kanya. Pero hindi na naman ako yung minahal. Pero si Gov, since day one, tinuring niya ako na parang anak niya. Ma, nakikiusap ako. Please, maitigil na natin to. Kung ano man balak mo, Ma, please, wag na. Sinasabi mo. How dare you defend him? Ma. Nagiging emotional ka eh. Tama nga ang duda ko, hindi mo talaga kaya. Noon pa man ayaw na kitang pabalikin dito sa Pilipinas, pero ang kulit-kulit mo, ipinilit mo ang sarili mo na tutulungan mo ako para pabagsakin si Eduardo. You told me I can depend on you. Tapos ngayon ano? Kinakampihan mo na siya? Hello, Lourdes. Hello.